الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nais ko lamang pong magbahagi sa mga sandaling ito ng karagdagang kaalaman patungkol sa wikang Arabic. At ang akin pong napili na topiko na ibahagi po sa inyo ay ang tinatawag na Hamzatul Wasl. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Hamzatul Wasli at ano ang importansya nito sa pag-aaral natin sa wikang Arabic? Ang aralin po na ito ay related po sa tinatawag na subject na imla, na kung saan ang imla, ang ibig niya pong sabihin sa wikang English ay spelling. At ang ibig pong sabihin nito sa wikang Tagalog ay ang pagbaybay. Okay, pagbaybay ng bawat letra o titik na nilalagay po natin sa isang salita para makuha po natin ang tumpak na salita na pinupunto po natin at makuha natin ang gusto nating kahulugan. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ito po ay maiksi lamang, ngunit kapakipakinabang sa atin inshallah subhanahu wa ta'ala, sapagkat marami po sa atin ang nag-aaral sa wikang Arabic, maging beginners man or advanced, ay nagkakamali po sa pagsulat ng letrang ito. Nagkakamali sa pagsulat ng letrang Hamza, na kung saan isa po na importante sa atin, lalong-lalo na sa nag-aaral sa wikang Arabic at ganun din po sa wikang English at iba pang mga lingwahe, na kung gusto nating magsulat ng isang salita, kailangan maisulat po natin siya sa kanyang tamang anyo. Ibig sabihin, tamang spelling para makuha po natin ang kanyang tamang kahulugan na pinupunto po natin sa salitang iyan o sa loob ng isang pangungusap. Kung paano po natin iniingatan ang spelling natin sa wikang English, ay mas ingatan po natin ang ating pagsusulat or spelling sa mga kalimat, salita na sinusulat natin sa wikang Arabic, sapagkat mas sensitibo po ang wikang Arabic. Kung babaguhin po natin ng isang patinig lamang, isang vowel lamang sa isang kalima, sa isang salita, ay magbabago po ang kanyang kahulugan. Paano na lang kung ang babaguhin natin ay mismong titik or mismong letra na nakalagay sa isang salita, mas malaki ang pagbabago sa kahulugan nito. Kung iibahin din natin ang isang letra sa wikang Arabic, pwedeng mahulog ito na magkaroon siya ng ibang kahulugan or wala siyang kahulugan. Okay? At ganun din po sa ibang mga lingwahe. Pero ang pinofocus po natin dito ay ang mga mag-aaral na naka-focus inshallah subhanahu wa ta'ala sa wikang Arabic. So kung paano po tayo nagbigay ng importansya sa ibang mga lingwahe, mas bigyan po natin ng importansya ang tinatawag na lingwaheng Arabic, sapagkat ito ang lingwahe na kung saan sa wikang Arabic, ito po ang ginamit na lingwahe or ito po ang ginamit na mga letra, ito po ang ginamit na lugha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Al-Quran, sa kanyang salita, sa banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay nakasulat sa wikang Arabic. Kaya mas bigyan natin ito ng importansya. So ang akin lamang po maibabahagi sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay ang tinatawag na Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl, ito po ang Hamza na sinusulat natin sa simula ng isang salita. Tinatawag po siyang Hamzatun Awwaliyah. Liannaha ta'ti fi awwalil kalima. Hamzatul wasli or tinatawag po nating Hamzatul awwaliyah, sapagkat siya ay isinusulat lamang sa simula ng isang salita. Hindi po siya sinusulat sa gitna o sa dulo ng isang salita. Kapag sa gitna or sa dulo, kadalasan yun po ay al-alif. So magkaiba po ang alif at ang Hamzatul Wasli. Pareho lamang po ang kanilang hugis at kanilang anyo, pero magkaiba po ang dalawang letra na ito. So ang alif ay pareho po ng anyo ng Hamzatul Wasli. Okay, ang alif alam na po natin 'yon. At ang hamza
sa wikang Arabic ay meron po tayong dalawang uri ng hamza. Meron po tayong tinatawag na hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Ang hamzatul wasli ay ganito po siya isulat. Okay, so kung titingnan nyo po, parang anyo po siya ng alif. Pareho lang po ang kanilang hugis at kanilang anyo. Kapag nilagyan po natin ng hamza sa itaas or sa ibaba, ang tawag na po sa kanya ngayon ay hamzatul qat'i. Ito na po ay hamzatul qat'i. Halimbawa, sa kalima or salita na Islam, ang Islam ay sinusulat po bilang ganito. Ganito po ang spelling or imla ng Islam. Nag-uumpisa po siya sa hamzatul qat'i, hindi po sa alif. Okay, nag-uumpisa po siya sa hamzatul qat'i na may kasra, sumunod po ay sin na may sukun, at sumunod po ay lam na may fatha, at sumunod ay alif. Yan po ang alif, yung sunod po ng lam. At sa dulo ay meron po siyang letrang mim. Okay? So, mapansin po natin, ang alif ay nakalagay po sa gitna, kung saan sumunod po siya sa lam. Pero ang sa simula, ang letra po na nakalagay sa simula sa kalima o salitang Islam, ang tawag po dyan ay hamzatul qat'i. Okay? Hamzatul qat'i. Yan po ang tinatawag na hamzatul qat'i. At ang aralin po natin sa araw na ito ay ang hamzatul wasli. Okay, ano nga ba ang tinatawag na hamzatul wasli? Sapagkat meron pong mga karamihan, maging beginners man or intermediate or advanced sa pag-aral sa wikang Arabic, nagkakamali po sa pagsulat. Nagkakamali sa pagsulat sa simula ng isang salita. At minsan, hindi po natin alam ano ba ang isusulat natin sa isang salita o sa umpisa sa simula ng isang salita kung ito ay nag-uumpisa sa hamza. Hamzatul qat'i nga ba or hamzatul wasl? Yan po ang tatalakay natin, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So kanina, alhamdulillah, nalaman po natin na ang hamzatul wasli ay isinusulat po siya sa simula ng isang salita. Ang pangalawang katanungan, ang hamzatul wasli, saan ba siya pumapasok? Pumapasok ba siya sa isim, fi'il, or sa harf? Sapagkat sa wikang Arabic, sa lingwaheng Arabic ay nahati po ang mga salita nito sa tatlong uri lamang. Una, ismun. Ismun, ibig sabihin noun or pangalan. Pangalawa, fi'lun. Ibig sabihin po nito ay verb or action word. At pangatlo ay harf. Ibig sabihin nito ay letra. Pero ang pinupunto po dito na letra, yung mga letra na may kahulugan kapag pinasok sa isang pangusap, ang tawag po sa kanila ay huruful ma'ani. Yung mula po sa alif, ba, ta, tha, jim, hanggang ya, ang tawag po sa kanila ay al-huruful mabani. Al-huruful mabani. Ang pinupunto po natin dito na huruf ay huruful ma'ani. May mga kahulugan kapag pinasok natin sa loob ng isang paungusap. Kagaya po ng an-nawasib. Kagaya ng an, walan, wa idhan, wa kay, ulamu kay. At halimbawa, huruful khafdi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, alam. At iba pang mga letra na mayroon po sila mga kahulugan kapag nilagay po natin sila sa loob ng isang pangungusap. So ang tanong, saan nga ba pumapasok ang hamzatul wasli? Sa simula lang ba ng isim? Sa simula lang ba ng fi'il? O sa simula lamang ng harf? Ang kasagutan, ang hamzatul wasli ay pumapasok po sa lahat ng uri ng salita. Pwede po siyang pumasok sa isim. Pwede po siyang pumasok sa fi'il at pwede rin po siyang pumasok sa tinatawag na harf. At ang pangatlong katanungan, ano ba ang mga isim or mga fi'il, mga harf na pinapasukan ng hamzatul wasli? Sapagkat hindi lahat ng isim, hindi lahat ng noun na nag-uumpisa sa hamza automatic ay hamzatul wasl. At hindi rin lahat ng verb na nag-uumpisa sa hamza ay hamzatul wasl. At ganun din po sa huruf. May mga piling isim lamang, piling fi'il, at piling harf na kapag siya ay nag-uumpisa sa hamza, kailangan ang kanyang hamza ay hamzatul wasl. Mag-uumpisa po tayo sa tinatawag na isim. Ano ba ang mga piling isim, mga piling pangalan, piling noun, na kinakailangan mag-umpisa po siya sa hamzatul wasl? Sa wikang Arabic, mayroon po tayong tinatawag na kaida. Okay, kaida, basihan, or rule po natin. Okay, na kailangan nating sundin.
ang kaida or basihan po natin sa tinatawag na hamzatul wasli sa isim ay kullul asma'il mabdu'ati bihamzatin tuktabu hamzatuha hamzatal qat'i. Lahat ng isim, lahat ng noun, okay? Lahat ng noun. Ibig sabihin, lahat ng pangalan sa wikang Arabic na nag-uumpisa sa hamza, sinusulat po ang kanyang hamza bilang hamzatul qat'i. Halimbawa, Ahmad. So yan po ay noun or isim. Sinusulat po siya bilang hamzatul qat'i. Pangalawa, halimbawa, Ibrahim. Sinusulat din po bilang hamzatul qat'i. So lahat ng isim, lahat ng pangalan na nag-uumpisa sa hamza, okay? Sa wikang Arabic, lahat po yan ay sinusulat bilang hamzatul qat'i. Okay? Bilang hamzatul qat'i. Maliban lamang. Maliban. Ibig sabihin, mayroong iilang mga isim na kinakailangan kapag sinulat po natin ay mag-uumpisa po siya sa hamzatul wasli. At ano po ang mga isim na ito? Mayroon po tayong tinatawag na al-asma'ul ashara. 10 nouns na kinakailangan isulat po sila bilang hamzatul wasli. Isulat ang kanilang pinakaunang letra bilang hamzatul wasli. At ito po ang ismun, ibnun, ibnatun, ibnum, imraatun, imruun, ithnani, ithnatani, aymullahi, ist. Okay, meron po tayong 10 na pangalan na kinakailangan mag-umpisa po talaga sila sa hamzatul wasli. At dadagdagan po natin ng 7 isim na kasama po nila. At iyon po ang dual or muthanna ng isim. Ibig sabihin, dual, pangdalawahan, or muthanna ng isim, yun po ang ismani. Magdaragdag lang po tayo ng alif at nun, at ang kanyang nun ay kasra. Ismani. Ang ismani ay hamzatul wasli din. Nag-uumpisa din ito sa hamzatul wasli. Pangalawa, ang dual ng ibnun, at iyon ang ibnani. Pangatlo, ang dual or pangdalawahan muthanna ng ibnatun. Ito po ang ibnatani. At pang-apat, ang dual po ng imraatun. Yun po ang imraatani. At pang-lima, dual ng imroon. Yun po ang imraani. At ang dalawang natitira, yun po ang ithnani at ithnatani. Kapag may nauna po sa kanilang nagpapakasra, ginagawa po natin silang ithnaini at ithnataini. Ithnaini at ithnataini. So ngayon, meron po tayong 17 mga salita na napapaloob sa isim, pangalan or noun na obligado na maging hamzatul wasli ang kanilang pinakaunang letra. So uulitin po natin, yun po ang ismun, ibnun, ibnatun, ibnum, imraatun, imruun, ithnani, ithnatani, aymullahi, ist. At ismani, ibnani, ibnatani, imraatani, imraani, ithnaini at ithnataini. So ang 17 salita lang po na ito, 17 isim, 17 pangalan sa wikang Arabic, sila lang po ang nag-uumpisa sa hamzatul wasli. Maliban pa po sa kanila ay sinusulat na po bilang hamzatul qat'i. Okay, sinusulat na po bilang hamzatul qat'i. So alhamdulillah, natapos po natin ang isim. Isusunod po natin dito ang harf. Dito po tayo sa huruf, sa mga letra na sinusulat po natin sa wikang Arabic. Ano naman po ang rule? Ano po ang basihan natin? Ano ang hukom ng hamza kapag siya ay nakalagay sa simula ng huruf? Isinusulat ba natin bilang hamzatul wasli or hamzatul qat'i? Ang kaida ay, kullul hurufil mabdu'ati bihamzatin tuktabu hamzatuha hamzatal qat'i. Illa harfan wahidan. Sa wikang Arabic, ang mga letra po na sinusulat natin, lahat ng letra na may mga kahulugan na pinapasok natin sa mga pangungusap, lahat po sila, kapag nag-uumpisa po sila sa hamza, sinusulat po ang kanilang hamza bilang hamzatul qat'i. Maliban lang po sa isang harf. Isang harf. At yun po ang tinatawag na alut ta'rif. Yun po ang alut ta'rif.
yung anyo po ng alif at lam na pinapasok po natin, pumapasok po siya sa isang isim. Kapag pumasok po siya sa isang isim, ginagawa po niyang definite noun ang isim na iyon. Okay, ginagawa po niyang definite noun or tiyak na pangalan. Halimbawa, al-kitabu, al-kursiyo, al-baytu, al-masjidu, al-qalamu, al-rajulu, al-muslimu, al-talibu, al-talibatu. Lahat po ng nakasulat sa kanyang umpisa, yung anyo po na parang alif, alif at lam, ang first letter po na iyan, ang tawag po sa kanya ay hamzatul wasli. At kilala po natin ng al-ta'rif na yan bilang lamu syamsiya wa lamu al-qamariya sa wikang Arabic. Naam, mayroon po tayong tinatawag na huruf syamsiya wa huruf al-qamariya. So kapag ang al-ta'rif ay pumasok po sa kahit anong isim, okay, kahit anong pangalan, noun sa wikang Arabic, ang al-ta'rif po na iyan ay nag-uumpisa po siya sa hamzatul wasli. Wala pong al-ta'rif na isinusulat bilang hamzatul qat'i. At ang natitira na lamang po ay ang hamzatul wasli sa tinatawag na fi'il, sa verb. Okay? Meron po tayong mga verb, okay? Action words or af'al na nag-uumpisa sa hamza. Okay? Hindi po lahat ng fi'il ay nag-uumpisa sa hamza. Halimbawa, dhahaba, nag-uumpisa sa dhal. Pag fi'lul mudari', yadhhabu, nag-uumpisa po siya sa ya. Okay? Fi'lul amr, idhhab, doon na po siya nag-uumpisa sa hamza. Pero may mga fi'il na ang kanyang fi'lul madi, ang kanyang pangnakaraan or past tense ay nag-uumpisa talaga sa hamza. Okay? So ang katanungan, kailan siya magiging hamzatul wasli? Kailan siya magiging hamzatul wasli? So dito po sa fi'il, ang tatalakayin lang po natin kung saan po natin ilalagay ang hamzatul wasli dito. Kapag nalaman po natin ang mawadi' hamzatil wasli fil af'al, ay malalaman na po natin din ang kanyang mga kalagayan, malalaman na din po natin ang mga kalagayan ng hamzatul qat'i sa loob ng tinatawag na al-af'al. Okay? So sa fi'il, sa verb, meron po tayong tatlong uri ng tinatawag na fi'il. Meron po tayong fi'lul madi, al-mudari', al-amr. Al-madi, ibig pong sabihin nito ay past tense or pang nakaraan. Pangalawa, al-mudari', ibig sabihin ng al-mudari' ay present tense. Kung durugtungan natin ng sin at sofa, magiging future tense. At pangatlong uri ng fi'il, ito po ay ang fi'lul amr or tinatawag natin na command tense kapag tayo ay nag-uutos or tayo ay nagre-request. Naam. So meron tayong tatlong uri ng fi'il, al-madi, al-mudari', al-amr. At kung atin pong pagbabasihan ang bilang ng kanyang letra sa fi'lul madi, ay meron po tayong apat na uri ng fi'il. Okay, meron po tayong apat na uri. Kung ang pagbabasihan natin ay ang kanyang bilang sa fi'lul madi, meron po tayong al-fi'lul madi al-thulathi, meron din pong al-ruba'i, merong al-khumasi at al-sudasi. Ibig sabihin ng al-thulathi, yun po yung fi'lul madi, past tense, or pang nakaraan, na binubuo lamang po siya ng tatlong letra. Kapag sinabi nating al-ruba'i, ang kanyang fi'lul madi ay binubuo ng apat na letra. Khumasi, ang kanyang fi'lul madi ay binubuo ng limang letra. At as-sudasi, ang kanyang fi'lul madi ay binubuo ng anim na letra. So ang basihan po natin kung ang fi'il ba ay al-thulathi wa ruba'i wal khumasi wa sudasi ay sa fi'lul madi lamang. Hindi po tayo pwedeng magbase sa kanyang fi'lul mudari' or fi'lul amr sapagkat hindi po natin nabibilang ng wasto ang kanyang huruf. Maliban na lamang po kung siya po ay sa past tense form. Okay? Kung ang kanyang fi'il ay fi'lul madi or pang nakaraan. Halimbawa ng fi'lul madi al-thulathi, fi'lul madi na binubuo ng tatlong letra ay dhahaba, tatlong letra lamang. Kung fi'lul madi al-ruba'i, halimbawa adkhala, binubuo ng apat na letra. Kung fi'lul madi al-khumasi, halimbawa ijtama'a, binubuo ng limang letra. Okay, ijtama'a. Kung fi'lul madi al-sudasi, binubuo po siya ng anim na letra, halimbawa istaghfara.
Okay? Istaghfara. So, pansin natin, may ibang mga fi'il na nag-uumpisa sa hamza, may iba namang fi'il na hindi po nag-uumpisa sa hamza. Ang katanungan, kung ang fi'il ay mag-uumpisa sa hamza, kailan po natin siya isusulat bilang hamzatul wasli? Okay? So, dito po muna tayo mag-uumpisa sa fi'ilul madi. Kapag fi'ilul madi na nag-uumpisa sa hamza, nagiging hamzatul wasli lamang po kapag ang fi'ilul madi na gagamitin natin ay al-khumasi or as-sudasi. Al-khumasi at as-sudasi. Sa thulathi at ruba'i, lahat po nang yan ay hamzatul qat'i sa fi'ilul madi. Okay? Pero kapag al-khumasi at as-sudasi, ang kanila pong hamza ay hamzatul wasli. Kagaya po ng ijtama'a. Pangalawa, sa sudasi, istaghfara. Okay? Ijtama'a, binubuo ng limang letra. Kaya pansin po natin, nag-umpisa po siya sa hamzatul wasli. At ganun din po ang as-sudasi. Binubuo ng anim na letra. Anim na letra, nag-umpisa din po sa hamzatul wasli. Okay? So dito po tayo sa fi'lul mudari'. Sa fi'lul mudari', lahat po ng fi'lul mudari' ay nag-uumpisa po sa hamzatul qat'i. Wala pong fi'lul mudari' na nag-uumpisa sa hamzatul wasli. Pagdating po sa fi'lul amr, pagdating sa fi'lul amr, mula po sa al-thulathi, wal-khumasi, was-sudasi, lahat po nila ay hamzatul wasli. Maliban lamang sa al-ruba'i, sapagkat mananatili po siya bilang hamzatul qat'i. Okay, ang fi'lul amr or command tense ng al-thulathi, wal-khumasi, was-sudasi ay palagi po siyang hamzatul wasli. Halimbawa ng thulathi, halimbawa, uktub. So nag-umpisa po sa hamzatul wasli. Kung isusulat po natin bilang ganito, uktub, so mali po sapagkat ang kanya pong pinanggalingan ay fi'lul madi al-thulathi. Ito po ay nanggaling sa fi'lul madi al-thulathi. Binubo ng tatlong letra. So kapag magiging fi'lul amr ay mag-umpisa po ito sa hamzatul wasli. Pangalawa, kapag ang fi'lul amr natin ay khumasi, mag-umpisa din po siya sa hamzatul wasli. Halimbawa, ijtanib. Ijtanib. So papansin po natin, ang ijtanib ay mula po sa fi'lul madi na ijtanaba. Fi'lul mudari' yajtanibu. So, fi'lul amr ijtanib. Okay? Nag-umpisa po siya sa hamzatul wasli. At pagdating po sa as-sudasi, na fi'lul amri, nag-umpisa din po siya sa hamzatul wasli. Halimbawa po nito, istaghfir. Istaghfir. Mula po sa fi'lul madi na istaghfara, fi'lul mudari' yastaghfiru. Pagdating po sa fi'lul amr, istaghfir. Okay? Istaghfir mula po sa sudasi, fi'lul amr ng sudasi, siya po ay hamzatul wasli. Okay, siya po ay hamzatul wasli. At sa dulo, idaragdag na din po natin ang tinatawag na al-masdar or root word or salitang ugat sa wikang Tagalog. Sapagkat ito po ay konektado sa ating verb or action word. Now, so kapag masdar ng al-thulathi, kapag root word po ng al-thulathi, ang kanyang hamza ay hamzatul qat'i. Okay? At kapag root word naman ng ruba'i ay hamzatul qat'i din, ang root word ng al-khumasi at as-sudasi, sila lamang po ang hamzatul wasli. Okay? So, alhamdulillah, sa puntong ito ay nalaman po natin ang lahat ng hamzatul wasli mula sa isim, sa fi'il at sa harf. At wala na pong ibang salita na sinusulat po natin sa hamzatul wasli maliban po sa mga nabanggit natin. 17 salita sa isim, okay? At isa lamang sa harf at sa fi'il, dalawa sa fi'lul madi at tatlo sa fi'lul amr at dalawa sa masdar. Okay? Dalawa sa masdar. At yun lamang po ang mga sitwasyon o mga kalagayan na kung saan kapag nauna ang hamza ay isinusulat po natin siya bilang hamzatul wasli.
Naway may natutunan po tayo sa mga sandaling ito at huwag po nating kalimutan na ibahagi po ang mga aralin natin sa YouTube channel na ito sa iba po na mga kakilala natin nang sa ganun ay mas marami po ang matuto sa lingwaheng Arabic. Hanggang dito na lang po. Wassalallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. إذا كنتم تشاهدون مواد هذه القناة للمرة الأولى فلا تترددوا في الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الدروس المقبلة.